Sa ating pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang kwento ng pag-iibigan ni Juan Luna at Paz Pardo de Tavera. Mula po yan kay Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Xiao Time! 157 years ago, October 23, 1857, isinilang sa Badok, Ilocos Norte, si Juan Luna Inovicio, bayani at pintor. Sa pambansang tipunan ng sining ng National Museum, may isang obra si Juan Luna doon na ang pangalan ay Portrait of Paz Pardo de Tavera na nagpapakita ng isang babaeng may hawak na rosaryo at may katabing aklat dasalan habang nakalitaw ang isa sa kanyang dibdib. Ang painting raw na ito ang sinasabing pinakamalas na artwork sa Pilipinas. Lahat di umano na nagmay-ari nito ay minalas. Ang unang may-ari raw nito na si Manuel Garcia ay nalugi. Si Betty Bantog Benitez naman na siyang nangasiwa sa pagpapatayo ng Manila Film Center at sa nangyaring trahedya ay namatay sa isang aksidente sa auto sa Tagaytay. Si Tony Nazareno naman ay biglaang nagkasakit. Naibenta rin ito kay Aimee Marcos na nakunan naman habang si Ginang Imelda Romualdez Marcos ay napatalsik bilang unang ginang nung himagsikang EDSA. Ibinigay niya ang obra sa National Museum. Nang ipahiram ito sa Metropolitan Museum of Manila para sa Oro Plata na eksibisyon sa karangalan ni Luna at Hidalgo, ang bubong sa taas ng obra ay natuluan ng tubig ulan. Hanggang ngayon, ayon sa mga nakakakita nito sa pambansang museo, tila buhay at nangungusap ang mga mata nito. Ngunit, sino nga ba si Paz Pardo de Tavera? Siya lang naman ang asawa ni Juan Luna. Ikinasal sila nung pista ng Inmaculada Concepcion, 1886, at nagpulot gata sa Italia. 21 years old lamang si Paz noon. Nagustuhan ni Juan ang pagiging sopistikada at outspoken ni Paz. Ang mga Pardo de Tavera ay prominenteng mga pamilyang Pilipino sa Paris. Kaya nung una, hindi payag ang ina ni Paz na si Juliana Goricho na ipakasal ang unika iha sa isang Indiyong pintor. Ngunit, pumayag din ito kinalaunan. Kapatid ni Paz ang mga doktor at propagandista na si Trinidad at Felix Pardo de Tavera. Sa pagdating ng mga Amerikano, itong si Trinidad ay magiging tagapagtaguyod ng Partido Federalista na nagadhika ng pagiging estado ng Pilipinas ng Estados Unidos. Sina Luna at Paz ay nagkaanak. Si Andres Oluling at si Maria de la Paz, o Bibi. Walang kinalaman kay Bibi Gandang Hari, ha? Ngunit, si Bibi ay namatay. Wala pa siyang 2 taong gulang noong 1892. Nalungkot ang mag-asawa. Sa taong ding yun, nagselo si Juan Luna. Nagtataksil raw si Paz. Kaya noong September 23, 1892, binaril ni Luna ang kanyang biyenan at ang kanyang asawa sa ulo at napatay ang mga ito. Matagal na naghihinanakit ang mga Pardo de Tavera kay Juan Luna. Ang mga larawan ni Luna sa mga photo album nila ay binura ng kulay itim. Ngunit, sa isang expose na ginawa ni Dr. Ambeth Ocampo noon pang 1989, hindi kamukha ni Paz ang babae sa di umano'y malas na painting. Baka naman kaya ito minalas dahil hindi nga raw siya si Paz. Pinalitan na ang pangalan nito ng Portrait of a Lady. Ayun, nananahimik na ang lola. Ang kwento ng mag-asawang Luna ay nagtuturo na may malaking bahagi ang hinahon ng loob at lamig ng ulo upang magtagumpay ang isang relasyon. Ako po si Xiao Chua, Paz Television ng Bayan. And that was Xiao Time.